Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre ang ating tatalakay ngayon mga kasabi ay tungkol ito sa mag-asawa at mag-jowa mga kasabi. At alam ko na lahat kayo ay makaka-relate sa ating topic ngayong umaga mga kasabi. Ano ang tatlong gagawin mo kapag sumama na ang asawa mo sa kabit niya, mga kasawi? Ang una natin na gagawin, mga kasawi, is ibigay mo na sa kabit niya. Kapag once ang asawa ninyo ay sumama sa kabit niya, mga kasawi, huwag na kayong magdalawang isip pa na ibigay niyo na ang asawa ninyo sa kanilang kabit. Kasi ang lalaki o babae, kapag once sumama na ito sa kanilang kabit, ibig sabihin ay mas mahal na nila ito, mga kasawi, ang kanilang kabit. Kasi hindi naman yan pipiliin ang kabit niya na sumama siya kung ito ay mas matimbang kayo sa kanila. Diba mga kasawi? Syempre, yung iba naman is napipilitan lang or mas may ginagawa silang ibang paraan na sinasabi ng kanilang kabit doon sa inyong mga asawa, syempre mga kasawi. Pero yung mga lalaki o babae na kapag once na ito ay sumasama na kanilang mga kabit, mga kasawi, isa lang yan. Ibig sabihin, mas matimbang si kabit kumpara sa kanilang legal wife or sa kanilang mga asawa, mga kasawi. Lagi niyong tatandaan yan. Kasi ang babae o lalaki kapag kasumama na ito ay hindi na ito babalik pa sa inyo or kung babalik man yan sa inyo, mga kasawi, lagi niyong tatandaan. Yung alam mo, yung meron na siyang sakit, tapos hindi sila naaalagaan ng kanilang mistress o hindi sila naaalagaan ng kanilang mga kabit, mga kasabi. Kaya ang ending ay bumabalik ito sa kanilang mga asawa kapag once na hindi sila naaalagaan ng kanilang mga asawa. Kapag once na hindi sila naaalagaan ng kanilang mga kabit, mga kasabi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasawi is sabihin mo sa pamilya ng asawa mo. Kapag once na nalaman mo na sumama na ang iyong asawa sa kanilang kabit, alam mo ba mga kasawi na ang the best na gagawin mo ay ipaalam mo sa kanilang pamilya na ang anak nila ay sumama na sa kabit. Na ang anak nila ay iniwan na kayo para at least hindi ka na magmukhang ikaw ang merong kasalanan. Kasi kapag once na ang isang lalaki o isang babae na sumama ito sa kanilang kabit tapos hindi mo pinaalam sa kanilang pamilya ang mangyayari, ay baka sila pa yung mauna na magsalita sa kanilang pamilya tapos ang mapapasama nito ay mababaliktad ka na baka ikaw ang sasabihin na gumawa nito, mga kasawi. Kumbaga gumanti lang ang mga babaehan o kalalakihan na nagkaroon din sila ng kabit dahil sa ikaw yung unang gumawa. Kaya lagi niyong tatandaan kapag ka merong ganitong sitwasyon, mas maganda na sabihin ninyo sa kanilang pamilya para yung pamilya na mismo ang magsasalita doon sa kanilang anak or ang pamilya niya mismo ang mag-a-advise doon sa lalaki, sa inyong mga asawa, mga kasawi. Kasi napakahirap minsan na kapag nauna ang isang lalaki o babae na magsalita sa kanilang pamilya, meron ng dugtong yan. Sisiraan at sisiraan ka. At ang ending niyan, alam mo ba, iba na yung tingin sa'yo ng pamilya niya kasi mas nauna siya na nagsalita kumpara sa'yo. Diba? Ang ending, siya pa yung hindi gumawa. Ang ending, ikaw yung gumawa. Kaya kanya iniwan at pinagpalit ka rin niya sa iba. Yun yung kwento at side niya na ipaparating doon sa pamilya niya kapag once hindi ka nagsalita sa pamilya niya at hindi mo sinabi ka agad. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin, mga kasawi. Ang pangatlo, mga kasawi, ay wag na kayong babalik pa. Tatandaan niyo yan. Ang isang lalaki at isang babae, alam niyo ba, kapag ka nagloko ito ng unang beses, syempre normal na nagpapatawad tayo mga kasawi. Dahil gusto pa natin mabuo yung ating pamilya. Gusto pa natin na magkaroon ng nanay at tatay ang mga anak natin. Diba? The more na pinagbibigyan natin yung ating mga asawa, alam mo ba, paulit-ulit nila tayong niloloko. Dahil alam nila na tatanggapin pa rin natin sila end of the day kapag once na sila ay bumalik sa atin. So, kailangan kapag ka ganito mga kasawi, nagloko ang inyong asawa, maging matigas ka.
At isipin mo palagi na kapag once na bumalik ito, ibig sabihin may chance pa din na talagang ulit-ulit niyang gagawin ito, nalulukuhin ka at mababae at manlalalaki ito. Dahil alam mo at alam niya na babalikan ka pa niya, mga kasabi, dahil tinatanggap mo. Malakas yung loob na magloko dahil alam niya na hindi mo siya kayang tiisin. Kaya kailangan kapag nagloko ang asawa niyo, ay huwag mo na siyang balikan pa, mga kasabi. Kasi sabi ko nga sa inyo, ay magluloko at magluloko pa rin niya. Kasi dahil bigyan niyo ng leksyon, mga kasabi, ang inyong mga asawa kapag once na ganito, maging matigas kayo. Isipin nyo na para at least hindi ka na masaktan ulit kapag once na hindi mo na siya matanggap. At least isang sakitan lang, mga kasawi, tanggapin nyo na. Na talaga minsan may pinagtatagpo sa ating mga lalaki pero hindi ito ang ating mga kasama sa huli. Magiging alaala na lang natin sila, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason or dapat gawin. Siyempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Sa lahat na nakakaranas na ganito na sumama sa hanlang kabit ang inyong mga asawa, lagi niyang tatandaan, hindi kawalan sa'yo ang isang tao na iniwan ka. Yes, alam natin na sobrang masakit ito kapag once na niloko tayo ng mga asawa natin dahil para tayong namatayan, na para tayong nagluluksa sa sakit na nararamdaman natin. Pero alam mo ba, minsan may positive vibes din ito na nadudulot sa atin dahil ibig sabihin mas maaga na pinaramdam sa atin na hindi pa pala siya yung panghabang buhay natin na makakasama. At least sa umpisa pa lang, hindi pa masyadong masakit. Hindi pa masyadong matagal kapag kainiwan tayo ng mga asawa natin. Diba, mga kasawi? Maganda yon. At least hindi ka na tumanda na bago ka iiwan, di ba? Ang pangit naman kasi no na yung wala ka ng opportunity sa buhay mo. Sobrang antanda-tanda mo na. Bago lang malaman mo na, ay, ang asawa mo sumama sa iba. Paano ka pa, di ba? Wala ka ng direction sa buhay mo kasi ang tanda-tanda mo na, wala na mag-aalaga sa'yo at higit sa lahat, syempre, sino pa ba ang magkakagusto sa'yo kung matanda ka na? Diba, mga kasawi? Kaya mas maganda na mas maaga pa nagloko yung asawa ninyo. Syempre, hindi natin sa hinihingi yun, mga kasawi. Normal yun, na ayaw natin na magloko yung asawa natin. Pero, mas maganda kung napapaaga na nalalaman natin na talagang kaya niyang iwan tayo dahil lang sa kanilang kabit. At least, habang bata ka pa, magkaroon ka pa ng hindi natin sinasabi na may darating sa'yo. Diba? Sa tamang panahon na kaya kang mahalin at hindi ka nasasaktan. Diba, mga kasawi? At least, bata ka pa. Diba? Ay sana naging matanda ka na. Minsan may positive at bad side talaga yan. At least positive yon. May positive talaga na nangyayari sa atin, mga kasawi. At lagi niyong tatandaan, mga kasawi, sa mga ganito, normal naman na sobra tayong nasasaktan. Pero aanhin mo yon. Kung hindi natin malaman ng mas maaga, yung pala, eh, matagal ka nang niloloko ng asawa mo. Mas maganda na maaga mong malaman kaysa tumanda ka na, mga kasawi. At syempre, lagi ko nga sinasabi, iba't iba naman yung mga tao, kung paano nila dadalhin ang mga ganitong sitwasyon. Pero para sa akin, kung pagbibigyan ka ng pagkakataon, huwag ka nang bumalik sa asawa mo kasi paulit-ulit ka lang sinasaktan. Lagi niyong tatandaan yan, mga kasawi. At syempre, lagi ko sinasabi, iba't iba naman yung mga pananaw ng mga tao. Hindi ko naman sinasabi na, eto yung pananaw ko, eto yung gusto, sundin nyo. Eto yung pananaw ko, eto yung sundin nyo. Diba? Kasi pananaw mo yan. So, kung ano yung desisyon mo sa buhay, gagalangin natin. Kasi yan naman yung masusunod, mga kasawi. At syempre, lagi ko sinasabi, mga kababaihan at kilalakihan, kapag once kayo ay nagloko, lagi niyong iisipin na talaga ba eto yung pinalit niya sa asawa niyo, eh, deserve ba? Eto ba yung pinagpalit niya sa kanya, eh, mag-i-stay ba yan sa inyo paghabang buhay? Kahit na wala kang yaman, wala kang karangyaan sa buhay at higit sa lahat, may sakit ka man, ay aalagaan ka ba niyan? Kasi ang ending, baka mamaya, ay hindi ka rin naman niya pananagutan or hindi ka rin naman niya panghabang buhay na pakikisamahan dahil sa una lang, masaya. Diba, mga kasabi? Laging-laging tatandaan. Paano kung sa huli na
magsisisi paano pa at paano ka makakabalik sa iyong asawa kung ang iyong asawa ay masaya na sa piling ng iba, mga kasawi. So yan lang mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pagko-comment. At syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.